Super love ko na itong product na to. Sis, parang pulang-pula na naman. Ngayon, oh, no. Oh, shit! Lip tint ko paubos na. Naghirap na ako ng lip tint. Ouch! It's dry. It's dry as frick. Ang kalat ko. Oop, hindi mo pwedeng masukla yung buho ko ng gantong mga panahon, no? Lumalaban talaga siya, sis. Kumuha na akong si Brave. Oh my gosh, sinop. Hey guys, welcome back to my channel. Nakita niyo naman sa title, today's video guys ay magme-makeup lang tayo, parang chit-chat get ready with me. Papakita ko lang guys kung paano ko ginagawa yung makeup ko pag nag-online class kami. Hahanash na lang ako about my thoughts regarding school, online class kasi second week na kami ngayon guys sa online class. Wala akong makeup talaga, walang nakalagay sa face ko pero tapos na ako mag-skincare kanina and then yung buhok ko, ayusin din natin dito sa vlog. Alam niyo habang nagsasalita ako, dapat gumagawa na tayo. Feeling ko mabilis lang tong vlog nito kasi mabilis na talaga ako mag-prep. Ito ang makeup pouch ko. Eh, nandito lahat ng kailangan ko every day. Normal lang siya, plain black. Sa SM department store ko lang ito nabili. Mag-start tayo guys sa sunscreen na ginagamit ko ngayon. Ito guys, yung Bello Sun Expert Perfecting Shield Tinted Sunscreen. SPF 50 PA++++. And meron siyang Tone Adapt Technology. Ito guys, ginagamit ko talaga ito lagi. Kahit na nasa bahay lang, ginagamit ko pa din siya. Important na lagi kang nagsasunscreen kahit nasa indoors ka lang or kahit ngayon online class lang. Important pa rin to kasi pinoprotektahan niya tayo sa harmful UV rays para maging good pa rin yung quality ng skin niya. Tama ba yung sinasabi ko? Alam niyo naman, nag-video call tayo ngayon sa school. Kailangan natin ng ganito para guys, video call ready tayo. Natural tint lang siya guys, huwag kayo mag-aalala. Light lang yung coverage niya and very lightweight and easy to apply. Hindi din siya greasy and sticky. And alam niyo, sa nanonood talaga ng vlogs ko, ito na talaga yung ginagamit ko. Ito lang talaga yung nilalagay ko. Hindi ako nagpa-foundation, hindi ako nagko-concealer. Lagyan din natin yung leeg kasi para sa maya mapaprotektahan. Hindi mo mararamdaman masyado na inilagay ka sa skin mo, pero at the same time, kino-cover up niya pa rin yung imperfection and blemishes ng face mo. And by the way guys, available to siya Shopee. Dahil ngayon guys, nasa quarantine tayo and hindi talaga safe lumabas, I suggest guys ay i-avail nyo na lang sila sa Shopee kasi super accessible na niya ngayon since meron nang siya Shopee. So pwede na lang kayo mag-order, i-ship sa inyo. Hindi na kailangan lumabas at i-risk yung lives nyo. Meron din silang sizes. Merong 50ml and then 10ml. Yung 50ml guys ay 449.75 pesos and yung 10ml naman ay 169.75 pesos. Bura-bura na to. Sobrang gamit na yan. Marami na akong nabawas. As in, super love ko na itong product na to. Nag-hoard pa ako dito guys. So, meron akong tatlo pang binili. Sis. Sis, share ko to sa mami ko at kay Angel. Yan, share ko sa kanila tong ibang mga to. Same lang sila lahat guys, pero ito yung currently na ginagamit ko. As you can see, ito ay sobrang kinis pa nila. Bagong-bago pa talaga. Tapos na tayo sa ating base. Super dali lang yung ilagay, i-apply sa face mo. Next guys, nag-eyeliner talaga ako. Tingnan nyo naman yung eyes ko, sobrang liit niya. Kaya gusto ko siya medyo i-elongate ng pagano'n. Para mas mukha akong gising. I-apply ko lang siya dito sa dulo. So thoughts ko guys about online class. Nasa second week na kami ng online classes namin. Nung unang week, nag-e-enjoy pa ako. Actually guys, abangan niyo yung first week of online class ko na vlog. Hindi ko pa na-upload kasi wala pa akong time i-edit kasi 3-hour vlog siya. I-compress ko talaga yung vlog. Makikita nyo rin guys, nasasabihin ko doon na nag-enjoy pa ako sa online class kanya. Nag-enjoy ako kasi first week pa lang yun. Ang assessments lang namin about introduce yourself and expectation dun sa subject. Kaya nag-enjoy ako. Pero ngayon, no. Hindi na ako makapag-upload ng 2 vlogs in a week. Once a week na ulit ako nag-upload kasi hindi na talaga kaya yung edit. Pero guys, ang dami ko nang na-pre-film. Hindi ko lang sila na-edit. Yung edit talaga yung problema ko. Medyo natatagalan ako sa edit kasi syempre may kailangan pang gawing mga assessments. Bale, ito yung magiging guide ko pag naglalagay ako ng eyeliner. Dati talaga, ganito lang yung ginagawa ko, pero ngayon naglalagay na ako ng eyeliner. Kasi mas nagsistay siya ng matagal sa eyes ko. Kailangan mag-focus pag mga ganito. Ayokong umulit. Lagi na lang ako umulit sa mga eyeliner. Naiirita na talaga ako. Ayan, sobrang nipis lang nung line na ginagawa ko guys. As in, gusto ko lang humaba ng konti yung eyes ko. Naka-ring light na tayo. Nag-improve na ako. Pero hindi pa rin ako sanay sa ring light. Alam mo dati hindi nagsasalita pag nilalagay ito. Finalo ko lang guys yung pattern yung ginawa ko dun sa mismong eyeliner pencil. Maglalagay tayo ng blush. And meron akong dalawang ginagamit na blush. Gumagamit ako ng liquid. And then gumagamit ako... Wow! Buti na lang, hindi powder yun. Pero gumagamit din ako netong air blush. Ganyan ako maglagay. Sobrang lightly lang. And dito ako nag-work guys. From here pataas bago ko puntahan to. Kasi ayoko na sobrang pulang-pula nandito. Uy, ba't parang pulang-pula na? Ito na naman tayo. Lahat alos ng product. I'm not using any sponge or any brush.
kamay ko lang talaga. So, halo-halo na dito sa daliri ko. Magkaiba sila ng shade. Mas pinkish yung airbrush. Pero sobrang lightly lang. Gaganyan ko lang siya. Sis, parang pulang-pula na naman. Ano ba yan? Ba't ganun? Ang hirap ng ring light, guys. Naninibago ako sa ring light. Ayan. Oh, shape! Oh my gosh, parang red. Red na red. Feeling ko ngayon lang yan kasi kakaganon ko. Mawawala yung maya-maya. Okay, so mag-ano tayo. Curler and mag-mamascara. Yung mascara ko, nasa point na siya na tuyong-tuyo na talaga siya. Kailangan ko na bumili ng bago. Sobrang kadiri niya na gamitin. Pero ginagamit ko pa din. So, anong masasabi niyo sa setup ko today? Naninibago pa din ako. Pero minamaximize ko yung lahat ng space dito sa bagong room. Para hindi kayo ma-board sa isang setup lang. So, ayan, umiikot-ikot tayo. Ano ba bang hahanasin ko sa inyo? Online class na namin. Tapos, ang ginagawa ko, guys, dapat sa isang araw, makatatlo or apat ako na assessments. Ito, guys, fun fact. Pinakagusto kong assessments ay essays kasi mahilig ako gumawa ng mga paragraphs and all. Ouch! Pero pag kunyari, papagawa mo sa akin mga equations, palit na lang tayo, bigay mo sa akin yung essay mo na assignment, tapos yun na yung assignment na related sa math or what. Kasi ayoko talaga ng math. Sobrang ayoko talaga ng math. Hindi talaga siya para sa akin. Tinatry ko talaga kahit ibigay mo minsan lahat ng formulas. Normal lang na application. Wala na akong iakanas. Hindi ako makeup guru. Actually, guys, normal day. Sobrang bilis lang ako mag-prep. Ngayon, naka 15 minutes na tayo dito. Minsan, hindi pa ako, contento dun sa eyeliner ginawa ko. So, magdadagdag pa ako. Pero sa taas ko siya ilalagay. Dati, nung bata ako, mga grade 7, nagsistart na ako maglagay ng eyeliner sa mata ko. Kasi, maliit yung eyes ko. Parang ang liit niya talaga. So, naglalagay ako nito. And then, wala akong brush. So, ang ginagawa ko, tinadrawing ko siya dito. Tapos, yung dalili ko yung pang ganun ko. Pang art ko nung share ko lang. Excited na ako sa buhok ko kasi ito talaga yung magdadala ng buong itsura ko ngayon, legit. Lip tint ko paubos na. Taghirap na ako ng lip tint. Alam nyo, kailangan natin maglagay ng lip balm kasi it's dry. It's dry as freak. Nilagay tayo ng lip balm kahit alam kong kakainin ko lang to. Lulunokin ko lang to. Dito magsistay sa bibig ko. Kaya ayoko mag lip gloss kasi nawawala sila kaagad. Another tip for online class. Gawin nyo na yung lahat na kailangan nyong gawin kung kakayanin ng brain nyo. Yo, ano na nangyayari? I-push nyo yung self nyo na gawin lahat. Mas makikinabang kayo doon kasi sa mga susunod na araw, mas free na kayo. Ang ginagawa ko, pag may time talaga, ginagamit ko talaga siyang filming na time kasi mas maganda ng marami akong footage na naka-stay lang tapos i-edit ko na lang kaysa mahirapan ako na wala akong na-film tapos wala din akong mai-edit. Sana hindi ko ulitin itong vlog kasi feeling ko ang kalat ko. Naka-highlighter na ako and sa mga nanonood talaga ng vlogs ko, halos lahat lang ng products na ginagawa ko ay same lang. Ang pinunta nyo lang talaga dito is yung hanash ko kasi hindi ako makeup related person. I'm just doing it to make myself feel good. Dito ka lang siya nilalagay kasi gusto ko talaga, guys, kumikintab yung buong pisngi ko. Bakit ganun yung cheeks ko? Parang pulang-pula. Pero in person, hindi naman siya masyadong pula. Para pag kunyari nag-picture, ang ganda ng highlight mo dito, di ba? Mukha kang glass skin na glass skin. Ganun lang makeup ko. Mag-fix na tayo ng hair kasi magti-20 minutes na ako nandito. Hindi na ako naliligo sa umaga. Sa gabi ako naliligo. So, natutulog ako minsang basa siya. Pag kinabukasan, hindi ko na maintindihan kung ano nangyari sa buhok ko. Ang dami nagtatanong sa inyo kung paano ako mag-ayos ng buhok ko. And actually, magde-dedicate dapat ako ng vlog para doon. Kaso, ang hirap lang mag-film ng mga ganun, guys. Yung hair-related. Kasi kailangan pag nagtitirintas ako, maayos explanation ko. Kaso, minsan kasi ang hirap mag-explain ng pagtirintas. Kailangan talaga kaharap ko kayo, tuturuan ko kayo. Actually, yung mga tinuturuan ko na ganun, like one-on-one session na kami, nahihirapan pa rin sila intindihin yung pagtirintas. So, ngayon, guys, ay hindi ko explain kung paano yung process ng pagtitirintas. Pero maraming tutorials sa YouTube, guys. Ito lang yung way kung paano ko ginagawa yung hair ko. Kasi, alam nyo yan, sobrang iisa lang hairstyle ko. Ito ang tip ko. Mag-start kayo sa tip ng nose kasi feeling ko ito yung gitna. Ayan yung gitna. Tapos, sinaslide ko siya pataas. Wait lang, kailangan ko na salamin. So, tip ng nose. Tapos, sinaslide ko siya pataas. And then, ayan, dyan ang magsisimula yung gitna. Ayan, ihatiin ko na ito ng gitna. Ayan. Oop, hindi mo pwedeng masuklay yung buhok ko ng gantong mga panahon, no? Lumalaban talaga siya, sis. May pag-away yung buhok ko. So, ayan na, lumalabas na. Oh, ito na, guys. Ang totoo kong kulay. Char. Ayan, itsura ko, mukha na akong si Brave. Pag after ligo, ang ganda nung pagkakulot niya. Pero pag natuyo siya, tapos hindi ko inayos yun, parang niya akong inaaway na hindi ko daw siya inaalagaan. Parang ganun. Ang dulo ng kilay ko, yan yung ginagawa kong pang-separate nung dalawang part. Kailangan niyo ng mga ganto kakapal. Ganto yung ngipin ng mga suklay pag ganto yung buhok. Ililinya ko siya. Ililinya ko siya ng ganyan. Ipapart ko yung hair ko pag ganyan. Simulan niyo ulit dyan, tapos i-ganyan niyo. Tapos gagawa na ng linya yung hair ko. Ayan o.
So parang ang nangyari is parang kinat ko yung hair ko. Ganun yung vibe. Ganyan lang siya kat da. Tingnan niyo, 'di ba, ang gulo kong mag-explain. Kaya ayaw kong maggawa ng mga hair related na vlogs. Tatanggalin ko to, yung sobra. Kasi tatali ko French braid lagi, guys. Magtitirintas tayo. Hindi ko na inaanarito, ang hirap i-explain, guys. Nanay ko 'yung nagturo sa amin nito. Simula nung bata pa kami, pero yun, bi-braid ko lang. Sobrang daling gawin ng French braid sa sarili ko, pero nahihirapan ako gawin ang Dutch braid sa sarili ko. Pero pag ipitan ko yung ibang tao, ang dami kong kayang gawin sa buhok nila na hindi ko minsan magawa sa buhok, katulad ng waterfall braid, fishtail braid. Kaya ko fishtail braid sa buhok ko. Gusto ko talaga yung mga gato, yung sobrang sikip na mga braid. As in, sobrang sikip ko mag-braid, guys. Sobrang higpit dapat. Mas nakokontrol ko yung buo ko kasi lumalaban talaga yung mga yan eh. Ang galing ko ulit to. Nakikita nyo itong natitira. Ito yung isa pang ititirintas natin. Hatiin ko lang siya ng pagganyan hanggang sa kung saan ko siya trip. Tapos, ititirintas ko to, guys. Ayan lang din yung gagawin ko sa kabila. Pero gagawin ko na siya, guys, off-cam since alam nyo na kung paano siya gawin. Pero hindi pa tayo tapos kasi may sasabihin pa akong techniques and isi-straight natin yung buhok ko. So, nagawa ko na both sides. Bale, yung sinisinok ako. Ba't ganun? Uminom na ako ng tubig. Bale, itong side. Ayan. Wow, ang ganda ng highlight, diba? Sabi ko sa inyo. Sinisinok ako. Oh my gosh! Sinok! Paano ba mula yung sinok? Nagawa, kaya nyo na yung sinok ko, pero nagawa ko na yung hair ko. Ngayon, kinuha ko na yung pang straight. Magsistraight tayo ng hair. Hahatiin ko to para yung may upper part and lower part siya. I-segregate natin. Tama ba yung term yung segregate? Tapos yung baba, yung unahin kong isistraight. Ta-timelapse ko lang to, guys. Tapos babalikan ko kayo, ma'am. Na-straight ko na yung buho ko, tapos wala na rin yung sinok ko, thank God. Nakita niyo yung dalawang maliit dito sa gilid? Hindi ko sila tinatali, guys, kasi hindi ko iiwanang naklutang lang sila. Hatiin natin siya ulit. Medyo magulo tong explanation na to, pero ganyan. Natali niyo na to. Tapos kinukuha ko, natali niyo na to, hindi pala to tutorial. Yan, tinatali ko yan, tapos itong dalawang maliit sa gilid, kukunin ko, natali ko sa likod. Tapos dalawang Sanrio yung ginagamit ko, guys, para matibay yung Sanrio, hindi kaagad mapuputol. Ganyan, tinatali ko na siya din sa likodan. Gusto ko, guys, mahigpit yung ipit ng buho ko. Pero gusto ko din nakakaluway ako at the same time. So, yun yung ginagawa ko. Yung vibe din, guys, ay parang kinat to. Parang kung may hiwa dito. Ang cute ng itsura niya. Parang siyang shinave. Gusto ko talaga, guys, na ipatabas tong dito ko. Pag online class, hindi talaga ako nagpiprep ng ganito. Yung makeup ko, ganun pa din. Ganun pa rin yung mga ginagamit ko sa face ko. Pero minsan yung hair ko, madali ang tirintas ng ganyan. Kasi naka-headset lang naman. Tas attendance lang naman yung lalabas sa video call. So, hindi ko na medyo sinestraight. So, bale to, guys, pang online class and halos daily or photoshoot prep ko. Ito yung nagiging resulta. Ligpitin lang natin itong mga ganap. So, yun yung lahat ng mga ginagamit ko. Ganun yung pinaka-routine ko. Huwag niyong kalimutan, guys, to check these out. Ito yung mga Bello tinted. Uwah! Don't forget to check out yung Bello tinted sunscreen sa Shopee kasi available sila ngayon sa Shopee. Sobrang daming gumagamit ng mga vloggers and ibang mga influencers ng Bello tinted sunscreen. Pati kapatid ko gumagamit siya nito. Kaya nga niya hiningi yung isa. Nanay ko gumagamit din nito. Sila, guys, ang sun care brand of the year. Talagang alam niyo yung quality siya. Ang pinaka gusto ko talaga dito, guys, ay super lightweight niya. So don't forget to check them out. Available sila sa Shopee. Pero ayun nga, guys. Thank you, guys, so much for watching. Sana, guys, ay nag-enjoy kayo sa vlog. See you, guys, on my next video. Bye!